Sabamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Magandang tanghali, Pilipinas. Sumasay niyo po ang DZME 1530 Balita sa tanghali ngayong araw ng Huwebes, April 11, 2019. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, 979 pesos kada araw o aabot sa 30,000 piso kada buwan. Kinakailangan ng pamilyang may 5 miyembrong, ayon po yan sa think tank Ibon Foundation, taliwas sa 10,481 pesos na poverty threshold ng PSA. Tumaas na net satisfaction ratings ni Pangulong Duterte sa SWS survey, patunay na lumulubog na ang mga kritiko sa sariling mga kasinungalingan ayon sa Malacañang. Senate President Soto at dalawang senador naghain ng resolusyong kumikwestiyon sa panawagan ng 5 U.S. Senators sa pagpapalaya kay Senadora De Lima at pag-absuelto kay Rappler CEO Maria Ressa. Mga Pinoy sa Libya pinayuhang huwag ibahagi sa social media ang sitwasyon sa lugar para sa kanilang kaligtasan. Balita sa ibayong dagat, bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng Cyclone Idai sa Southeastern Africa, pumalo na sa higit 1,000. Sa balitang kalakalan, importasyon ng wheat o trigo sa bansa, inaasahang lolobo sa 7 milyong tonelada ngayong taon dahil sa tumataas na demand, ayon po yan sa U.S. Department of Agriculture. Sa balitang palakasan, semifinals ng 2019 PBA All-Filipino Cup, kasado na. Sa balitang kalusugan, hinay-hinay raw sa pagkain ng karne. Hindi pa rin ligtas sa mataas na tsansa sa pagkamatay. Ayon po yan sa pag-aaral. At sa balitang showbiz, international Broadway singer, actress, Lea Salonga may paalala sa mga gumagamit ng cellphone habang nanonood ng theater play. Mula sa DZME News Center, narito ang DZME 1530 Balita sa Tanghali. DZME 1530 Balita sa Tanghali. Mga balitang kinalap, sinaliksik, inihanda at sinuri ng DZME News and Current Affairs. DZME 1530 Balita sa Tanghali. 1530 Balita sa Tanghali. Alipunan ng mga pinakahuling pangyayari sa loob at labas ng bansa. DZME 1530 Balita sa Tanghali. 1530 Balita sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Ako po si Jamie Quinto. Sa detalye ng ating mga balita, 979 na piso kada araw ang halagang kinakailangan ng isang pamilyang may 5 miyembro o katumbas ng average na halos 30,000 piso kada buwan. Ito po ang iginiit ng think tank Ibon Foundation kaugnay ng ibinahagi ng Philippine Statistics Authority na sasapat na ang 10,481 pesos upang matustusan ang pangangailangan ng pamilyang may 5 miyembro kada buwan. Iginiit po ni Ibon Foundation Research Head Rosario Guzman na bukod sa mga pangunahing pangangailangan o basic needs, dapat ring isaalang-alang ang iba pang mga importanteng pangangailangan tulad ng edukasyon, health services, utilities at pamasahe. Kinestiyon rin ni Guzman ang bumabang poverty incidence sa bansa noong 2018 at sinabing sadyang marami ang mababawas sa mga mahihirap kung napakababa ng ginagamit na pamantayan ng gobyerno. DZME 1530, Balita sa Tanghali.
Dinepensahan ng Philippine Statistics Authority ang inilabas na 10,481 pesos na poverty threshold o ang halagang sasapat na pantustos sa araw-araw na pangangailangan ng isang pamilyang may 5 miyembro kada buwan. Gate ni PSA Census and Technology Coordination Office Deputy National Statistician Assistant Secretary Jose Perez, kasama sa 10,481 pesos na poverty threshold, ang food threshold at ang basic non-food needs. Sasapat na raw ang 7,337 pesos upang matustusan ang 2,100 kilo na pagkain na kailangan ng 5 katao, habang ang matitirang higit 3,000 ay maaaring ilaan sa basic non-food needs. Naninindigan rin si Perez na ang PSA ay isang independenteng ahensya at hindi ito nagpapagamit sa kahit na sino man. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Lumabas sa first quarter ng survey ng Social Weather Station na majority pa rin ng mga Pilipino ang masaya sa pagganap ni Pangulong Duterte sa kanyang tungkulin. Positive 66 na satisfaction rating ang nakuha ng Pangulo na nasa kategoryang very good sa unang 3 buwan ng 2019. Mas mataas ito ng 6 puntos sa kanya at positive 60 noong December 2018. Isinagawa po ang survey noong March 28 hanggang 31 kung saan 79% ng adult Filipinos ang nagsabing sila'y satisfied o nasisiyahan sa pagganap ng presidente sa kanyang tungkulin. Mas kaunti naman ang nagsasabing sila'y dissatisfied o hindi nasisiyahan sa 13% para maitala ang net satisfaction rating na positive 66. Isinagawa ng SWS ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,440 adults sa buong bansa. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Ang tumaas na net satisfaction rating ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Social Weather Station survey ay patunay na lumulubog na ang mga kritiko sa sarili nilang mga kasinungalingan. Ito po ang inihayag ng Malacanang kasabay ng pagsasabing welcome sa Palasyo ng Malacanang ang survey na ipinakitang 79% ng mga Pilipino ang kontento sa pamalakad ng Pangulong Duterte. Ayon po sa Malacanang, malinaw pa sa kristal ang resulta ng survey na nagpapatunay ng pagsang-ayon ng mayorya ng mga Pilipino sa mala daredevil na pamumuno ng chief executive. Tiniyak rin ng Palasyo na ipagpapatuloy ng Pangulo ang paglaban sa illegal na droga, kriminalidad, korupsyon, rebelyon at ang paghahatid ng kapayapaan para sa ikagiginhawa ng sambayanan. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Nanganganib na muling makaranas ng rotational brownout sa ikalawang magkasunod na araw ang ilang bahagi ng Luzon. Ito'y dahil na rin sa kakulangan ng supply ng kuryente. Ayon po kay Meralco spokesman Joe Zaldariaga, posibleng mawala ng kuryente sa ilang mga lugar sa Luzon mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Una rito ay inihayag ng National Grid Corporation of the Philippines na nasa 10,607 megawatts ang inasahang peak demand ng kuryente ngayong araw sa Luzon. Halos katumbas ng 10,761 megawatts na available capacity. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Tagumpay na maituturing para sa mga local government units ang pagkatig ng Korte Suprema sa petisyon na lakihan ang kanilang tinatanggap na Internal Revenue Allotment o IRA. Ayon po kay Batangas Governor Hermilando Mandanas na siyang kumukwestiyon sa proseso ng paghahati ng IRA para sa mga LGUs, mas makakatulong ito sa pagpapatupad ng mga programa dahil mararamdaman ng 50% ang tinatanggap nilang IRA ngayon. Mas marami ang maitutulong natin, ang pantulong ng mga lokal sa mga pagpapagamot, sa mga agrikultura, sa mga pagtulong sa mga mahihirap. Ano, pinaglaban natin ito at yon, lahat ngayon ay madadagdagan ng 50% ang kanilang tinatanggap na IRA ngayon.
Yan po ang tinig ni Batangas Governor Hermilando Mandanas. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Nanguna sa listahan ang senatorial preference para sa paparating na 2019 midterm elections ang ilang re-electionist senators. Batay po sa pinakahuling Pulse Asia Survey, nananatili bilang top senatorial candidate si Senator Grace Poe na nakakuha ng 72.6% voter preference. Sumunod naman sa listahan sina Senator Cynthia Villar, Senator Sunny Angara, dating Assistant to the President Christopher Bongo, tagig Representative Pia Cayetano at dating Senador Lito Lapid. Bukod dito, nasa 6th hanggang 9th spot naman sina Senadora Nancy Villar o Nancy Binay at dating PNP Chief Ronald De La Rosa, samantalang pumuesto naman sa 7th hanggang 10th spot si dating Senador Bong Revilla. Ang Pulse Asia Survey ay isinagawa noong Marso 23 hanggang 27. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Naghain po ng resolusyon ang tatlong senador upang questionin ang inihaing resolusyon ng limang senador ng Estados Unidos na humihiling sa pagpapalaya kay Senadora Laila De Lima at pag-absuelto kay Rappler CEO Maria Ressa. Sa Senate Resolution 1037, kinundina ni Senate President Vicente Soto III, Senator Panfilo Lacson at Senator Gringo Honasan ang resolution o Resolution 233 at 142 sa US Senate dahil may tuturing umano itong paghamak sa soberenya at judicial process ng bansa. Muli ring iginiit na ang Pilipinas ay hindi na isang kolonyal ng Estados Unidos at may sarili na itong miiral na batas na pasado sa standards ng international law. Matatanda ang una ng binanatan ng Malacanang ang limang US senators at sinabing mind your own business. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Pinayuhan naman po ng embahada ng Pilipinas ang Tripoli ang mga Pinoy sa Libya na huwag magpo-post ng anumang komento sa social media kaugnay ng political situation doon. Ito'y sa kalagitnaan pa rin ng lumalalang gulo sa pagitan ng pamahalaan at rebel forces sa nasabing bansa. Bukod dito ay pinaalalahanan rin ng Philippine Embassy to Libya Charge o Charge de Affairs El Mercato ang mga Pilipino na huwag pumunta sa mga lugar kung saan may isinasagawang kilos protesta. Una nang itinaas ng Foreign Affairs Department ang Alert Level 3 o Voluntary Repatriation para sa mga Pinoy sa Tripoli at ilan pang lugar sa Libya. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Kinumpirma naman po ng Philippine Embassy to Libya na may 18 Filipino ang nakalikas ng kanilang mga employer palayo sa Libyan capital na Tripoli sa gitna ng pagpapatuloy ng bakbakan sa nasabing bansa. 12 Pilipino naman ang nagtungo sa embahada at nagpahiwatig ng pagnanais na umuwi na ng Pilipinas. Muling pinalalahanan ng mga Pinoy sa Tripoli na mag-ingat at manatiling ligtas at kung maaari umuwi na lamang sa Pilipinas sa pamamagitan ng repatriation upang hindi na madamay pa sa gulo. Matatanda ang nagbabala ang mga otoridad ng mas malala pang tensyon sa Libya sa mga susunod na araw dahil sa unti-unting paglapit ng mga rebelde sa Tripoli. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Natagpo ang patay sa Torrance, California, USA, ang isang 82 anyos na Pinoy na naunang napaulat na nawawala. Inilalang biktima na si Francisco Candelario na huling nakita noong Abril 2 habang sakay ng kanyang minivan. Nadiskubre ang bangkay ni Candelario na palutang-lutang sa isang kanal habang na-recovery ng sasakyan nito sa di kalayuan. Hinihintay pa ang resulta ng autopsy at inaalam rin kung nagpakamatay ba ang biktima o may indikasyon ng foul play. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Natupok ng apoy ang 2 kotseng naka-impound sa Manila Traffic at Traffic o Manila Traffic and Parking Bureau sa Malate, Maynila. Batay po sa ulat, bandang alas 3 ng madaling araw na mag-umpisa ang sunog sa
TPB impounding extension area sa Mabinis Street. Kaagad namang rumesponde ang Manila Fire Department at napula ang sunog na tumagal ng kalahating oras. Walang napaulat na nasaktan sa insidente at inaalam pa ang pinagmula ng sunog at halaga ng pinsala nito. DZME 1530, Balita sa Tanghali. At ngayon, dakuha na po natin ang balita sa Ibayong Dagat bilang daw ng mga nasawi sa pananalasa ng Cyclone Idai sa Southeastern Africa. Pumalo na sa higit 1,000. Ibabalita sa atin yan ni Eric Vocal. Si Ma'am Jamie, umabot na nga po sa higit 1,000 ang bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng Cyclone Idai sa Southeastern Africa. 59 na katao ang namatay sa bansang Malawi, 344 sa Zimbabwe at pinakamarami sa Mozambique na nanagtala ng 602 pagkamatay. Inaasahang tataas pa ang casualty sa pagpapatuloy ng retrieval operations habang mas pinalala pa ang sitwasyon ng pagkalat ng epidemyang kolera sa higit 4,000 survivors. Marso 14 nang mag-umpisang manalasa ang Cyclone Idai sa Africa at tinuturing ito ng United Nations bilang isa sa pinakamapinsalang bagyo na tumama sa Southern Hemisphere sa kasaysayan. Ulat Ibayong Dagat, ako si Eric Vocal para sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Sa balitang kalakala naman po tayo, importasyon ng wheat o trigo sa bansa. Inaasahang lolobo sa 7 milyong tonelada ngayong taon dahil sa tumataas na demand. Ayon po yan sa U.S. Department of Agriculture. Ibabalita sa atin yan ni Bestie Julie Baiza. Tama yan, Ms. Jamie. Inihayag ng United States Department of Agriculture na tumataas ang demand ng wheatgrass o trigo sa Pilipinas dahil sa tumataas ring pangangailangan sa animal feeds at bumababa naman produksyon ng mais. Dahil dito, inaasahang tataas ang importasyon ng wheat ngayong taon at posibleng pumalo sa record high 7 million metric tons. Mas mataas ito kumpara sa naangkat na 5.98 million metric tons na wheat noong 2018. Nananatili naman ang Estados Unidos bilang top exporter ng trigo sa bansa, kung saan dito nanggagaling ang 40% ng kabuuang wheat imports. Sinabi naman ni Agriculture Secretary Manny Piñol na ang umaarangkadang importasyon ng wheat ay bunga ng lumalagong poultry at livestock industry ng Pilipinas. Ulat kalakalan, ako po si Julie Baiza para sa DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may panindigan. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Tayo, semifinals daw ng 2019 PBA All-Filipino Cup, kasado na. Ibabalita sa atin yan ni sportsman Harley Valbuena. Yes, Ma'am Jamie, kasado na nga po ang semifinals ng 2019 PBA All-Filipino Cup. Ito ay matapos pataubin ng defending champion San Miguel Beermen ang Token Tex Katropa sa Game 3 ng kanilang quarterfinal series kagabi. Pasok rin ang Magnolia Hotshots pambansang manok matapos naman pong ilang paso ang Barangay Ginebra sa score na 85-72 sa pangunguna ni reigning Governor's Cup Best Player of the Conference Paul Lee na kumamada ng 25 points. Makakaharap ng Hotshots ang Rain or Shine Ilasso Painters sa Biyernes alas 7 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum, habang sa Sabado naman po ang sagupaan ng Beermen kontra sa number 1 team na Phoenix Pulse Fuel Masters. Alas 6:30 po ng gabi mag-uumpisa yan sa Mall of Asia Arena para po sa Best of 7 Semifinal Series ng PBA All-Filipino Cup. Balitang sports, ako po si Harley Valbuena nag-uulat para sa DZME 1530, una sa kanan ng himpilang may paninindigan. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Sa balitang kalusugan naman tayo, kahit daw po maghinay-hinay sa pagkain ng karne, hindi pa rin daw ligtas sa mataas na tsansa ng pagkamatay. Ayon po yan sa pag-aaral. Kung halimbawa masagasaan ka, mabundol. Diba? Kahit kumakain ka pa ng maraming gulay, pag na-aksidente ka, patay. Teka muna, tignan natin ang report na yan ni Kalusugan Girl, Jo Mariano. Jo!
Yes, magandang tanghali sa iyo, Miss Jamie. Ang labis sa pagkain ng karne ay matagal nang iniuugnay sa iba't ibang nakamamatay na sakit tulad diabetes, sakit sa puso at cancer. Gayunman, iginiit sa isang pag-aaral na maging ang mga taong kakaunti lamang kung kumain ng karne ay hindi pa rin ligtas sa mga banta ng mga sakit. Sinuri ng Loma Linda University Health sa California ang halos 100,000 individual. Kalahati ay kumukonsumo ng 2 ounces ng karne o katumbas ng isang maliit na pakpak ng manok at ang iba ay vegetarians. Matapos ang 11 taon, natuklas ang higit 7,000 sa mga participants ang namatay, kung saan 2,600 sa mga kumonsumo ng karne ay nasawi dahil sa sakit sa puso at halos 2,000 naman ang namatay sa cancer. Karamihan rin sa mga pinakain ng karne na bagamat natiling buhay ay nagkaroon rin ng diabetes, stroke, hypertension at cancer, habang maliit na porsyento lamang ang mga nagkasakit sa mga vegetarian. Kaya't payo ng mga eksperto kung maaari ay umiwas na sa pagkain ng karne. Ako po si Joe Mariano para sa Balitang Kalusugan ng DZME 1530, una sa kanan ng ipilang may paninindigan. DZME 1530, Balita sa Tanghali. At ito na nga, balitang showbiz na tayo. International Broadway actress-singer Lea Salonga may paalala raw sa mga gumagamit ng cellphone habang nanonood ng theater play. Alam ko yan eh, mukhang nagalit or nairita itong si Miss Lea Salonga dahil marami, ilang beses na yan eh, na pinupunan niya na bakit mayroong mga nanonood na nagvi-video recorder. Bawal. Oh, 'di ba, Direk? Direk GA? Yes, hello, hello, hello sa iyo, Miss Jamie. Hello. Yes, hindi lang sa theater yan. Diyos ko, nakakaloko kahit sa mga sinihan. True. Sa Pilipinas, alam mo yan. O, diba? So, eto na nga. Dismayado ang international Broadway actress-singer na si Lea Salonga sa mga audience na mas nakapukod pa ang atensyon sa pagsiselfon kaysa sa pinapanood ang mga aktor sa mga pagtatanghal sa Broadway. Ay, nakakaloka. Tinawag ni Lea Salonga ang humanay mga ganitong uri ng pastos sa audience bilang walang bodo. Taray, nakakota talaga. Walang bodo. Oo. Oh, oh. Totoo naman. Very unethical. Correct. Ito nga. Ito pa, Miss Jamie, payo nga ni Lea Salonga, kung pupunta lamang sila sa isang pagtatanghal para mag-cellphone, ay mas mabuti para na lumayas na lang sila o kaya ay manatili na lamang sa bahay. Ang huling mensahe ni Lea Salonga, ang mga katagang money may get you theater tickets and your state-of-the-art cell phone, but it can't buy you class. Ay, ang taray. No bleed. So, nakakaloka, di ba? So, actually, hindi lang naman yan sa Broadway. Naku, marami yan dito sa Pilipinas, lalo pag nanonood ka ng senior sa cellphone at ang silaw ng cellphone tumatama sa mata mo. Diba? Mm-hmm. So, ayan nga, parang nailta rin ako, diba? Ayan, so ayan na kami, Jamie, mga ladies, chika, at lahat sa mundo ng showbiz ngayong tangali. Mula dito sa Metro Point, Pasay City, ako si Jamie Leferte, nag-uulat para sa DZME 1530, una sa kanan, ang hindi lang may panitigan. DZME 1530, Balita sa Tanghali. At sa pamagitan po ng balitang showbiz na yan, tayo po naman ay magpapaalam na. Maraming salamat sa mga tagapaglimbag balita natin, si Harley Balbuena, Eric Vocal, at ang nag-iisang reyna, si Miss Julie Baiza. Ang atin po namang kaagapay sa production, si Miss Joe Mariano, ang ating IT expert, Emil Basco, at si Engineer Alex Puentes. Sa pangalan din po ng ating kasama dito, si Program Director Ed Sarto. Ako po naman si Jamie Quinto, nagpapaalam at nag-iiwan sa inyo ng isang magandang tanghali, Pilipinas. Santabayanan po ninyo ang mga piling-piling awitin sa DZME playlist. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Gusto mo bang kantahan ka ng gwapo naming DJ on air? Request na ng favorite song mo
dahil narito na ang programang Pwede sa Chick, Pwede sa Boy. Chick Boy! Para sa gustong magpabati, bumati, at makikanta gabi-gabi. Chick Boy! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Chick Boy! Feel na feel ang kantahan, basta si DJ Neil Loverboy ang kasama. Makinig!